I'm back once again, mga ka-chicken lover boy. So, for today's video po ay gagamutin natin itong ating upgraded native chicken na merong fall pox o bulutong, no? So, kawawa naman po. So, ano nga ba ang fall pox? Ang fall pox po ay isang viral disease na may vector. Vector means po yung merong nagdadala. So, kalimitan pong nakukuha ng ating mga manok ito sa kagat ng lamok. Yan. Kagat po ng lamok. Siyempre, pag kinagat ng lamok, makate. Kakamutin po nila. So, yun doon po nag-uumpisa yung bulutong. So, ayan po. Kung mapansin po nyo, sa ilong niya, tsaka sa mata niya, eh, meron na. Sara na po yung mata niya. Kung napakasakit po sa manok nito, ang ganito po, hindi po sila komportable pagka po ganito ang sitwasyon nila. So, buti na lang po, nakita po natin, eh, ngayong maga po, at nagpakain po tayo, ay nakita natin na kakaiba nga po siya, meron siyang bulutong. So, agad po natin itong gagamutin. So, ito pong bulutong ay hindi po ito nakakahawa. Kaya lang po, pagka po nagkabulutong yung ating manok, meron po yan kalimitan kaibat na sipon. So ayan, meron po yan sipon. Dalawang klase po mga ka-chicken lover boy, yung fall pox. So meron po nung wet fall pox tsaka dry fall pox. Yung pong wet fall pox mga ka-chicken lover boy, yun po yung tumutubo sa loob ng bunganga ng ating manok. Sa paligid ng kanyang bunganga at kuminsan sa liig, tumutubo yun sa loob. Yun po yung wet fall pox. Yun naman pong dry fall pox, ito po yung tumubo sa ating manok sa labas, sa paligid ng kanyang muka. Ayan, sa ilong, sa mata, sa buong katawan yan, nagkakaroon po yan ng bulutong. Yun po yung dry fall pox. So, gagamutin po natin ito at baka po pag lumala ay maaari nga din po itong ikamatay ng ating manok dahil nga magkakasipon siya, lalagnatin, hindi makakain ng maayos hanggang sa mamatay. Kaya kailangan din po natin itong gamutin. Ito po yung ating upgraded native chicken. 3 months old na po ito. Matimbang po siya kaya maganda, malaki na po. Ito po yung first batch nating papisa sa ating DIY incubator. Buti nga po nakita natin to agad at kung hindi natin to napansin ay baka rin maari pa siyang makahawa ng sipon sa ating mga kawan, no? Ayan po. Pansin po nyo, ayan, no? Pakalat na po yung kanyang bulutong. So ito po yung ginagamit kong gamot mga ka-chicken lover boy, Thymol. Ayan, 3 pesos lang po isang tableta nyan. Hinati ko lang po mga ka-chicken lover boy yung isang tableta. Ayan. Gagawin po nating 4 yung 2 tableta. Kung ang paiinumin po ninyo ay 2 months pababa, ay pwede nyo pong gawing 4 yung isang tableta. So, isang beses lang po ang painom sa isang araw, ano? So, 4 na araw pong gamutan. Kaya po yung 2 tableta, hinati ko po sa 2 para pang 4 na durog lang po yung isang. So, 4 days pong gamutan to mga ka-chicken lover boy. Paiinumin lang po natin. So, paiinumin na po natin. Mag-isa po ito. Subukan na po itong Thymol. 3 pesos lang po ito. Ayan o. Hatiin lang po ng ganyan. Natin. So sa maga ang painom po nito, Thymol. So dahil nga po meron siyang kaakibat na sipon yung kanyang fall pox, so susundan po natin sa hapon ng Ambroxetil. Ito po, Ambroxetil. 38 pesos po ito bili ko dito sa amin. So ito po ay gawa ng Excellence, no? So, disclaimer lang po, hindi po ako nag-endorse ng anumang produkto. Ito lang po yung subok ko ng ginagamit sa aking mga alaga. Yan po, Ambroxetil. 38 pesos lang po yan. So, ito po ay nakagamot ng sipon, lagnat,
halak at palpaks na agamot din po ito. Kaya maganda po ito. Sa hapon po ang painom nito. So matipid lang po itong gamitin. Gahalo lang po kayo ng konting ganito sa inumina nila. At pwede na po natin ibigay. Ayan. So, dalawa po yung ating gamot na gagamitin. Thymol at itong ating ambroxetil. Ayan. So 4 days lang pong gamutan to, mga ka-chicken lover boy. I-update ko po sa inyo kung ano ang resulta ng ating gamutan. Ayan. Mawawa naman po yung ating manok. Pagka hindi po natin ito ginamot, ay maaari po itong mamatay. Sayang naman, kalaki na po. So bali ayan na nga po, mga ka-chicken lover boy, ano? Hapon na po. So pinainom na rin po natin siya ng ating ambroxetil. Ayan. So tuloy-tuloy po ang gamutan niyan sa loob ng 4 days, no? At mapapansin po ninyo ay nag-iisa po siya rito sa kulungan. So dahil hiniwalay ko po siya, no? Pagka po ganito nga merong bulot ang inyong manok, kahit na hindi po nakakahawa, so hindi naman niya po nakakahawa yung bulutong, ano? Kasi po may sipon siya. So, kasi nga po, pagka po may bulutong, may kalaki po yan na sipon, ano? So, kailangan i-isolate po natin siya. O ihiwalay po natin sa karamihan para hindi na po siya makahawa ng sipon. Kahit po hindi nakakahawa yung bulutong, ay yun pong sipon ang baka makahawa. So, kailangan, pagka po mayroong bulutong at sipon yung ating manok, ay i-isolate na natin o ihiwalay na natin sa karamihan para hindi na po siya makahawa. So ayan, bago po natin sila siya isama sa mga kasamahan niya, ay pagka magaling na siya para po maiwasan natin yung dumami pa yung may mga sipon. So ayan po, 4 days po natin siyang gagamutin. O nakita nyo nga po kanina, ay hatiin nyo lang yun yung ating thymol. Hatiin lang natin sa 4 yung 2 tableta. So within 4 days po, papakita ko po sa inyo yung ating resulta ng paggamutan. O ayan po. So yun na nga, mga ka-chicken lover boy, dito na po matatapos itong ating video. Maraming salamat po sa mga nanood at walang sawang sumusuporta dito sa ating channel. Kung ikaw ay bago pa lamang dito sa ating channel, huwag mo namang kalimutan mag-like, share, and subscribe. And pakihit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga gagawin kong video. So maraming salamat po. Happy farming!